Behind me is a beautiful scenery. You think this is Baguio, Cordillera, Mountain Province? No. Vietnam, Thailand? No. This is Mi-Arayon Talakad Bukidnon. Isa sa mga potential vegetable production areas ng ating bansa. Total area nitong apat na bayan, sapagkat apat na bayan ito ng Bukidnon na kung saan ideal magtanim ng gulay. Imtasula Complex ang tawag natin for Impasugong, Talakag, Sumilaw, and Lantapan. Etong apat na bayan na ito, na-discover natin noong 2018 nung nagkaroon ng vegetable crisis sa Metro Manila. Pagkatapos ng isang bagyo, tumaas yung presyo ng gulay sa Metro Manila, and we had to look for sources of vegetable elsewhere in the country. And we found this area. At ang total area ng complex na ito, 50,000 hectares for vegetable production alone. Ito po yung masasabi nating yaman ng Mindanao na hindi pa po fully utilized and exploited to the hill. Ito yung magiging source ng ating vegetable production sa buong Mindanao at sa buong Pilipinas. And perhaps in the future, we could also source our vegetables for export from this area. Welcome to the beauty and bounty of Mindanao as we discover the unexplored areas of Mindanao which could turn out to be the sources of our food for the future for this country. Ito po si Ryan Danyo. Siya ang presidente ng Mi-Arayon Farmers Association. Nung nagkaroon ng vegetable crisis sa Metro Manila, siya po yung nakontak namin dito. I was then Secretary of Agriculture at pinuntahan ko itong lugar na ito. So we asked them to produce vegetables for Metro Manila. And they responded. They supplied Metro Manila with carrots, patatas, cabbage, pati broccoli, no? Pati broccoli. So, binigyan natin sila ng initial na pautang. Magkano binigyan ng DA sa inyo na pautang? Yung 20 million. Tumigil na nakuha namin siya. Oh, tapos, binigyan namin sila ng apat na tatora. Okay. And today, I'm happy coming back to this place. I'm happy that an NGO, Titak, Credit Cooperative, ay nakipag-link sa ACPC ng Department of Agriculture. And now they're setting up this structure. Itong structure na ito na magsisilbing buying station. Okay. So, Ryan, unsay kabaguhan sa inyong kinabuhi sukat sa natabangan mo sa gobyerno? Sinso na may gamay. Mm-hmm. Sinso na may gamay. Ngayon pala ginako si Rogmato ko sa region. Kwan, papayaman pa lang. Pero ang pinaka-basis niyong problema din rin, market yun, no? Market. Pareho ka ron nga naigo mo sa COVID. Oh, sa COVID, wala kay buyer, hinay ang kwan. So, kinahanglan mag-set up yung taog network, no? Dili sa Mindanao lang, nga doon na yung mukuha sa produkto niyo, niya pag-deliver sa kada merkado. I think that is the best way, no? I'm happy that niyaning Pitak, suportahan nga po natin para ma-expand pa natin ang area. I am planning to bring here an investors group nga mutabang sa Pitak na mag-consolidate sa inyong produkto nga sila ang mag-deliver sa mga merkado. Pwede nga ang Pitak ang mag-panit sa inyong produkto, sila ang mag-deliver all over Mindanao. And later on siguro, basig may export potential ang atong mga produkto, pwede na ito talon sa Cebu, sa Luzon. Pila ba yun ang total area sa dili lang sa Mi-Arayon for vegetable farming? Kung sa carrots race, buta na kung tanan magdungan-dungan, makapabagsak mo ni carrots. The whole country ha, presyo sa carrots. Oh. Pero itong atong estimate, di ba, itong atong Imtasula complex, itong upat kalungsod, mga 50,000 hectares. So, tanawon-tanaw ito ng area din, silipon na ito ng area. Kung unsa kalapad ng giingon ni mong posibleng tamnan. No? Ang usa sa mga produkto ninyo kumaon eh, broccoli.
average 10 tons per hectare. Mm. So kung paliton sa inyo og 40 kilo, namoy 400,000 kada hektarya. Pila ka bulan bago ma-harvest ang broccoli? Kuha na ni sir, kanang tulog yapon ka bulan apil sa pagsidbid. Pila ka bulan ang carrots? Tulog to nga. So makatanong mo twice a year. So dakong income, pila ang inyong record diri sa patatas, pila ka tunilada? Kuan to mo ang na duwa man to ka area, ang usa ka area ang record niya mga 40. Ang usa mga 30 ra. So ang record 40, buta na to 30 lang. Mm. Tag pila ang kilo sa patatas? Kuan to tag 50. 50. Wow. Kumaayo yung presyo. Mm. Kung pagbagsak sa presyo pila po? Ah, tabla-tabla ra gyud kasagaran. So ang ginasulti nimo karon wala may problema sa pagtanom o pag-produce. No? Mm. Ang problema nyo kung ang merkado. Merkado. Ang steady ang merkado. So kung gwapo ang inyong merkado, makatanom og daghan. Mm. So unsay imong hangyo sa atong presidente? Kuan, murag may SRP nga kuan sa merkado unya nay buying station unya anang mga facilities nga dili dali madaot ang imong produkto pag mabutang sa kuan. Kung mahatag sa inyo na matabang sa among seeds karon sa kuan URC mga yo may kuan anang unsa niya storage facility oh sa para sa seeds. Mm-hmm. Niya kuan na yon kining mga dalan-dalan sa kanang sa suok sa kanang ma-accessible ra sa mga sakyanan para nga pagkarga dili na ma-deteriorate ang quality tungod kay mabunog manggod sa kabayo. Mga kaibigan, ito po yung carrot field ni Ryan Danyo, yung pangulo ng mga magsasaka dito. At ngayong araw na ito, meron siyang ginawang sakripisyo. Nagkatay ka nagbaboy, no? Nagihaw ka nagbaboy. Pang sakripisyo. Kasi dito sa mga talaandig na tribo, bago daw sila mag-harvest, meron silang tinatawag na sacrifice, no? O parang offering, no? Kailangan kataya ng manok. Ano gani, kataya ng baboy. Karon kay birthday man nimo, happy birthday ah. Birthday man nimo, ang kinatay ngayon is baboy. Okay? So ngayong araw na ito mga kaibigan, ready for harvest na ito. Pila ka bulan na ni? 3.5. 3.5. Ready for harvest. So magkakaroon tayo ngayon ng ready? 1, 2. Mm. Okay? Yan. Wow. Mm. Sir, na, may... Ay, good morning, Mayor. Mayor, dali. Oh. Oh, dali, Mayor, dali. Oh, mabuti dumating yung Mayor ng Talakag, no? Yung ating Mayor ay nandito. So ngayon, ito may ceremonial harvesting tayo, Mayor. Ah, oh. Ito kani gamay, no? Okay. Birthday mo kanya? Mm. Okay. So, makikita niyo mga kaibigan, 3.5 years, no? Kasama natin yung ating Mayor. Mayor, gi-feature nato karon ang imong lungsod, ang Talakag, no? Sa atong programa nga Beauty and Bounty of Mindanao. Ginaingon na ako kanina nga kung ma-assure lang unta ang presyo sa mga produkto sa mga farmers, walay problema ang production. We could produce as much, no? In fact, ang determinant, no? Ang factor nga pinaka-importante sa farming is the price of the produce of the farmers. Okay? Kaya karon barato kayo. Mm-hmm. Ang carrots, grabe ang baba niya sa kwan, tugod sa COVID siguro. Aha. Uh-huh. Okay. So mga kaibigan, ito, nakikita nyo. Pero ito malit na ito. Disqualified. So, ito po yung magandang produkto ng Mirarayon, Talakag. Carrots, patatas, broccoli, Chinese cabbage, at marami pang iba. Okay? So, salamat Mayor sa pagtutok nimo sa atong mga farmers. Dito po sa liblib na lugar na ito, ng Mirarayon, Talakag, Bukidnon, nakikita natin ang potential ng food production ng Mindanao. Carrots, 20 tons per hectare. Patatas, 40 tons per hectare. Broccoli, 10 to 20 tons per hectare. Ang problema lang dito, yung merkado. So, ang sinasabi natin ngayon, kung matutukan lang natin ang Mindanao, mabigyan ng suporta tulad ng farm-to-market roads,
post-harvest facilities at yung access sa merkado na sinubukan na natin gawin dito sa Mi-Arayon noong tayo po ay nasa Department of Agriculture. Talagang kayang-kaya nating mag-supply ng pagkain sa buong Pilipinas. Hindi na natin kailangan mag-import pa. Tayo mismo, yung ating mga magsasaka, kayang-kaya. Ito po ang bounty of Mindanao. At sana ngayong araw na ito ay maintindihan ng ating mga kapwa Pilipino na napakalawak ng Pilipinas. We don't even have to import food. We could produce it. All that our farmers need is an assurance that their produce will be bought at a fair price and an assurance that they will be supported by government. This is the beauty and bounty of Mindanao. On behalf of the Mindanao Development Authority, I'm Secretary Manny Piñol saying that we will be able to discover that here in the remote areas of the island are potential food production areas which could feed this country and make us self-sufficient. Thank you.